Sa isang exclusive subdivision na tulad nito, may isang pangyayari noong July 13, 1991. Binasag ang katahimikan ng parang ganitong subdivision, isang marangyang subdivision sa Makati ng 2 putok ng baril. At naging balita ito. Hello mga bossing, kwentuhan uli. Naisip ko lang na nung mga panahon ko sa college, sa UST ay maraming mga balita, mga controversial news ang naganap. Kasama na doon yung mga kudeta. Kaya nga naisip ko na ang sarap nung kabataan ko. Masarap magbasa ng dyaryo. May kikwento ako sa inyo na isang pangyayari nung 1991. Binasag ang katahimikan ng isang marangyang subdivision sa Makati na mga putok ng baril. Pero bago ang lahat, mga bossing, tapusin nyo sana ang video at mag-subscribe kayo sa aking channel kung hindi pa. I-like nyo ang video o i-dislike at mag-comment din kayo kung ano mga may dadagdag nyo o anong opinion nyo sa aking ilalahad. I-click nyo na rin yung notification bell para maabisuhan kayo sa aking mga susunod na video. Tara, kwentuhan na tayo. So, noong gabi ng July 12, 1991, isang teenager, si Yusi Olavi Leno, inimbitahan niya yung kanyang mga tropa. Kasama na doon si Roland Chapman at isang Maureen Haltman sa isang house party. Nagsimula ito mga 8:30 ng gabi at natapos pasado alas 12 ng madaling araw. Pagkatapos, pumunta sila sa Roxy's, isang bar na tambaya ng mga estudyante ng IS. Kasi noong mga panahon yun, may international school pa sa Makati Avenue. At yung helera ng Makati Avenue, puro bar yun. So, nandun yung Roxy's. So, pagkatapos ng isang oras, ay lumipat sila sa vintage bar naman. Bar din to sa may Makati. Uso to noon nung kabataan ko. Bar hopping ang tawag dun. So, tumambay sila doon hanggang alas 3 ng umaga. So, July 13, 1991 na yun. Bumalik sila sa Roxy's para may sunduin na kaibigan at bumalik uli sila sa bahay ni Leno para mag-almusal. Pagkatapos, nagpasama na itong si Maureen Haltman kay Leno na ihatid siya sa bahay niya sa Dasmariñas Village sa Makati. Si Roland Chapman naman ay sumama rin sa kanila. Pagdating nila sa village ay pinahinto niya ang sasakyan, si Maureen, sa may bandang Mahogany Street. Mga isang bloke na yata ang layo nito sa bahay niya sa Campanile Street dahil mas gusto ni Maureen na maglakad na lang siya papuntang bahay niya para hindi mabulabog yung mga magulang niya at mabuking na umuwi siya ng umaga na. Nagpresinta naman tong si Leno na samahan siya sa paglalakad habang si Roland Chapman ay naiwan sa kotse na nakikinig ng music. Habang naglalakad si Leno at Maureen sa kanto ng Caballero Street at Mahogany, ay may pumarada sa kanila na light-colored na Mitsubishi Bounce-type Lancer. Pinara siya, may lalaki nagmamaneho dito. Bumaba yung lalaki at hiningan sila ng ID. Binigay ni Leno ang wallet niya na nandun yung ID niya. Pero hindi man lang tinignan nung lalaki yung ID. Nakita ni Chapman ang mga pangyayari at lumapit siya. Nag-usisya siya kung anong mga nangyayari. At pagkatapos sabihin ni Roland Chapman na "Why are you bothering us?" ay bumunot itong lalaki ng baril at binaril siya sa dibdib. Pagkatapos nito sinabi niya, "Why did you shoot me?" at nabuwal na siya sa kalsada. Naging hysterical si Maureen at nagsisigaw. Pero pinaupo sila nung gunman sa sidewalk. Umupo si Leno sa sidewalk habang si Maureen ay di mapakali. Biglang tumakbo papunta sa sasakyan nila na umiiyak at sumisigaw. Naghabulan sila paikot ng sasakyan siguro para anto ni Maureen para magkaroon ng distansya sa kanya at yung gunman. Naabutan naman siya ni Claudio at pareho silang dinala sa bangketa. Pinaupo. Habang nakaupo yung dalawa ay bumunot ng baril ulit itong lalaki at binaril si Leno sa panga. Bumagsak siya pero gising naman siya. Pagkatapos binaril niya din si Maureen sa may ulo, bumagsak ito sa katabi niya. Sumakay yung gunman sa kanyang sasakyan at umalis. Ngayon, 2 security guard at 1 driver ang lumapit sa 3 at naplakahan yung getaway car ng gunman. Dinala si Leno at si Maureen sa Makati Medical Center. At na-trace ang plate number
na pagmamayari ng isang Claudio Tihangki Jr. na taga Dasmariñas Village din. Pagkatapos, pinuntahan ng mga NBI agents ang bahay ni Tihangki. Pero wala siya ron at inabutan lang yung nanay niya. Kaya ang ginawa ng mga NBI agents ay hinila na lang yung kotse niya kasi nakita nilang nasa garahe. Pagkalipas ng mga ilang araw, si Juicy Leno, nakaka-discharge pa lang sa ospital, ay tinuro si Claudio Tihangki Jr. sa isang lineup pagkatapos niya ipaalis yung sunglasses nito sa isang lineup. At doon, namukha niya, siya yung gunman. Si Roland John Chapman ay dead on the spot pagkatapos barilin sa dibdib. At si Maureen ay binaril sa ulo at namatay pagkatapos ng 2 buwan sa isang ospital dahil sa brain hemorrhage. Si Juicy Olavi Leno, ang witness, ay nakasurvive at binaril siya sa panga. Noong March 6, 1992 ay sinentensyan si Claudio Tihangki Jr. ng life sentence. Guilty sa homicide, murder at attempted murder. At noong October 6, 2008 ay binigyan siya ng presidential clemency ni President Gloria Macapagal Arroyo. Naging highly publicized itong murder case na to kasi ang mga personalidad ay mga may kaya. Si Roland Chapman, 21 years old, ay anak ng isang empleyado ng US Embassy. Si Maureen Haltman ay anak ng isang foreigner na nakatira sa Dasmariñas Village. At ang akusado na si Claudio Tihangki Jr. ay isang anak ng dating Supreme Court Justice. Araw-araw ay nasa balita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Maureen Haltman na nasa ospital. Tanda ko pa na ang conscious siya at may bandage sa ulo at yung isa niyang mata yata ay nabulag na. Lahat ng Pilipino pinagdadasal ang recovery niya. Nakapag-2 brain operations yata siya noon pero after 2 months namatay din. Tanda ko pa noon yung habang nililitis ay parating present yung mga magulang ni Maureen Haltman na si Anders at Vivian Haltman. Ini-interview din sila ng mga reporters, TV shows. Ang pagdinig ng kaso ay tumatak na sa aking memorya dahil yun nga, araw-araw laman ito ng balita. Sinasabi ng mga opisyal ng NBI na droga at mental health problems ang nag-motivate sa gunman para gawin yon. Pero ang masasabi lang ni NBI Director Alfredo Limnon ay ito ay isang senseless killing. Kay Maureen Haltman at Roland Chapman, rest in peace. 2 buhay na naman na nasayang sa walang kakwenta-kwentang pamamaril. Hanggang sa muling kwentuhan.